Eto na. Eto na. Ang pinakamurang laptop na pwede mong gamitin para sa iyong online class. Sana all. Kaya kaibigan, kung ngayon tayo nakita, ako nga pala muli si Mark. At sa channel to, syempre, tinuturo ko yung mga tips and tricks na ginagawa natin sa computer. Hindi totoo yan. Na pwede mong apply sa yung trabaho at negosyo. Kaya kaibigan, kung bago ka pa lang sa channel to, i-click mo na kagad yung subscribe button. Yan, yan, yung subscribe button na yan. Ulit-ulitin ko pa ba? Para like updated sa mga video na ganyan to. So yun mga kaibigan, ang isa lang masasabi ko dito sa laptop na to. Wow! Oh my God! Wow! Yun, ganun kalupit mga kaibigan. Kasi operating system pa lang nakikita nyo na Windows 10, 64-bit. No? Processor, Core i3, second generation. Hard drive, 120GB na SSD. So, sa panahon ngayon mga kaibigan, wala ka nang mahanap na ganitong klaseng laptop. Hindi totoo yan. Sa nagkakahalaga lamang ng... Tantananan, hulaan nyo. Hulaan mo, magkano? Masyadong mahal mga kaibigan. Mabili ko lang to sa halagang... 4,000! What? So yan mga kaibigan, iniisip nyo, paano ko nagawa to? Hindi totoo yan. So yun nga yung isi-share ko sa inyo mga kaibigan. Kasi syempre ayaw ko naman ako lang yung magkakaroon ng ganito klaseng laptop para sa online class. So ito yung istorya mga kaibigan. Itong laptop na to mga kaibigan, itong hawak ko na to, para talaga to sa pamangkin ko. Binigay to ng ate ko sa pamangkin ko para sa kanyang pag-aaral. Sana all. Ang problema mga kaibigan, nung dumating sa pamangkin ko, may konti lang na mga pwede namang ayusin, pwede namang i-repair. So, marami tayong ganyan dito sa channel na yan. So, nung dumating sa akin, wala siyang power. Stop! Sabi ko na stop! I mean... Pwede yung stop din. Pasalamat kayo sa akin. Yung adapter na binigay is mali. So, ang ginawa ko, syempre, bumili na lang ako sa online ng power charger para dito sa laptop na to. Kaso sa kasamaan pala, hindi lang pala yun yung problema. Ang problema pa ay yung power button niya, sira. Paano masabi? Kinalas ko yung laptop, ginaround ko yung kapitan ng cable. So, nung ginaround ko siya, nag-power on. So, ibig sabihin, yung power button lang yung may problema. Kasing ang galang! Nung kinabit ko na yung power button, sabi ko, what if i-upgrade ko na ng tuluyan para malupit talaga yung laptop ng pamangkin ko para makasabay siya sa mga napapanahong laptop o baka mas malupit pa doon sa mga laptop ngayon. Hindi totoo yan. Kasi itong laptop na to mga kaibigan is in-upgrade ko talaga ng todo-todo, sagad-sagad doon sa kakayanan ng laptop na to. Pagbubuksan nyo yung laptop nyo, syempre patayin nyo muna yung power supply. And then, hanggalin nyo muna syempre yung battery. Wow! Okay. Next is, kusan nyo yung mga tornilyo. Pare-parehas lang naman yung mga laptop mga kaibigan. Iba-iba lang ng posisyon ng tornilyo. Ang susunod na gagawin ko mga kaibigan is i-upgrade ko tong hard drive. Itong hard drive mga kaibigan, dito nakasave yung mga files natin. So, yun yung hard drive. Okay. So, ang ipapalit ko dyan mga kaibigan is yung upgraded na hard drive na is SSD. Itong SSD mga kaibigan, iba to sa hard drive pero parehas lang din siyang storage. Itong hard drive mga kaibigan, may CD'ng umiikot sa loob. Itong SSD mga kaibigan, para tong flash drive na wala na siyang CD sa loob. So, ang kaiba na to mga kaibigan, syempre, mas mabilis magbasa to. So, kung maglalagay tayo ng operating system dito at mga matitinding apps, kayang-kaya niyang i-read ng mas mabilis. So, mas bibilis pa tong laptop na to kapag na-install na natin to. Wow! Ang unang mapapansin niya mga kaibigan, pag nag-upgrade kayo ng hard drive, mas magaang to kumpara dito. So, board lang kasi laman na to. Ngayon, sa pang tip na may i-share ko sa inyo mga kaibigan, kapag ka mag-install kayo ng SSD sa inyong laptop, ang ilagay nyo lang dyan, operating system, mga application, mga ganun lang. Pero yung mga importante nyong bagay, katulad ng mga documents nyo, yung mga mahalaga sa negosyo nyo, sa trabaho nyo, mga pictures na mahalaga sa inyo, bumili na lang kayo ng external hard drive kasi mas matibay to kumpara sa mga SSD. Wow! So, yun.
Ligan na install na natin itong SSD. Ang susunod namang gagawin natin is i-upgrade natin itong RAM. So, pag mag-upgrade kayo ng RAM, ang gagawin nyo lang is i-click nyo lang ito ang kabilang dulo, tapos angat na yan, tapos hugutin nyo. So, itong RAM mga kaibigan, ito ay isang temporary memory. So, ginagamit ito ng computer. Halimbawa, tatanungin natin si computer 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. So, iisipin niya, isisave niya lang temporary 1 plus 2 is equals to 3. Isisave niya lang temporary dito, yung memory, sa memory niya. Then, 3 plus 3, 6. So, isisave niya ulit dito yon. So, parang ganun mga kaibigan, yun yung RAM. Temporary memory lang talaga. Dito lang niya sinisave. So, dito sa hard drive, dito niya sinisave yung mga pang-lifetime na mga files. Katulad ng mga pictures, mga music, mga video, yan. So, dito na nakasave yon, okay? So, pag mag-upgrade kayo ng RAM, ang i-check nyo dyan, mga kaibigan, is itong kung ano siyang DDR. So, DDR3 to, PC3. Then, kung ano yung speed bus niya. So, 10,600. So, kapag bibili kayo, mag-upgrade kayo, dapat ganyan din, no? So, 2 GB itong luma. So, papalitan ko siya ng 8 GB. Ito yung pamalit lang. So, ang brand na to is yung Crucial. Yung kanina kasi Samsung. So, yan. DDR3 pa rin, pero 4 gig na siya. Tapos, yung bus speed niya is 10,600. So, parehas lang. Okay, lagyan na natin. So, yun lang. Ganun lang kadali mag-upgrade ng memory. Napakadali lang. So, sa pag-install ng operating system, gumamit ako ng Rofus. And then, from Rofus, in-install ko na siya sa USB, then kinabit ko na dito sa laptop. Ito, click mo na lang itong link na to. Yan, yung link na yan mga kaibigan. Diyang link na yan ang magtuturo sa iyo kung paano ko nakapag-install ng Windows 10 operating system sa laptop. And then, i-click mo na rin ito. Yan, yung pangalawa na yan. Yan, yung pangalawa na yan. Yan naman ay tumutukoy kung paano mag-install ng mga drivers sa laptop nang walang kahirap-hirap. So yan, ang pinakapunto ng vlog na to mga kaibigan. Kasi marami sa inyo mga estudyante, sabi mo tulog na ako, na humihingi ng pera sa mga magulang para makabili ng laptop. So yung iba naman kasi sobra-sobra na hinihingi nila, gaming laptop na yung gusto nila or kaya gaming desktop. Wala akong ginagawang masama! So, mahirap kasi yung mangungutang ka o hindi kaya pipilitin mo yung magulang mo. Wala naman talaga kayong pambili. So, siyempre, gagawin ng magulang mo, mangungutang yun. Tapos, may laptop ka nga, kaso, ang problema, problemado yung magulang mo kung paano niya babayaran yung utang tapos panahon pa ng pandemic. Yun yung pinaka-point ko. So, magbabago rin po ako, kaya lang hindi po siya ngayon. Kailan? Mabukas, sa makalawa. Makalawa mga kaibigan, kasi baka mamaya, ipon nyo, ubusin nyo, withdrawin nyo lang para makabili kayo ng laptop. Ang problema, wala lang ipang bayad sa kuryente. So, hindi rin yun magagamit yung laptop na binili nyo. No, yun mga kaibigan. So, yun yung mga tips ko lang mga kaibigan sa pagtitipid ngayong panahon ng pandemic. So, baka lang kasi mamaya, meron na kayong laptop dyan na pwede lang i-repair, tapos i-upgrade. Then, okay na. Nakapaan ng mga tao! Kaya yung nangyari dito, itong laptop na to, na year 2011 release to, pero nakakasabay to sa panahon ngayon. So yun mga kaibigan, ang nag-gastos ko dito sa laptop na to, yung nabili kong SSD is 1,563. Yung dalawang 4GB na RAM is nakakalagang 1,555. At yung laptop charger naman is 599. Then yung power button is 226. At total of 3,943 para sa laptop. Ako, narito ako sa inyo para i-share din siyempre mga kaalaman ko tungkol sa mga ganitong klase. So, importante itong mga ganitong impormasyon mga kaibigan. So, sana mga kaibigan, supportahan niyo ako sa pamamagitan lang ng pag-like o pag-share ng aking vlog. No? So, para naman medyo tumaas yung analytics natin at mas makagawa pa ako ng mas maraming vlog in the future. So, yun lamang mga kaibigan. Sana marami kayong natutunan sa vlog na to. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless. Bye! So yun, muntik ako nang makalimutan. Announcement nga pala ng winner doon sa last vlog ko na tungkol doon sa heat press episode automatic na to.
Ang nanalo doon ay si Roston de Guzman. Ang sabi niya, 30,000 idol. Hehehe. So, tama nga kaibigan. Nanalo ka na ng Pinoy Hat t-shirt. So, PM mo na lang ako. Di kaya, PPM kita para makuha yung address mo at mapadala ko sa iyo yung t-shirt.